Magandang gabi po mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Pag-usapan po natin ang tungkol po sa breast cancer at yung pamamaraan po ng pagtanggal sa bukol. Maaari pong kayong ilumpectomy o tatanggalin lamang po yung mismong bukol, pero yung iba pong mga kababaihan ay kinakailangan po silang i-mastectomy o yung tatanggalin na po ang buo po nilang breast. Ano po ba ang nangyayari sa mastectomy at ano ang epekto rin ito sa isang taong na mastectomy? Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating palatuntunan. Ang breast cancer po kasi ang isa sa pinakakaraniwang cancer sa mga kababaihan. Actually, dito nga po sa Pilipinas, ito na po ang number one cause of cancer ng mga babae. At number one cause of cancer sa buong populasyon po natin, ang breast cancer, which is very sad, ano? Ito rin po ang isa sa mga dahilan po ng kamatayan sa buong mundo, breast cancer. Ito pa ang medyo masaklap, no? Meron pong emotional and psychological effect po kapag natatanggal po ang breast ng isang babae. Pakinggan po natin itong isang American woman, no? Na ang kanyang breast po ay tinanggal. Ano po ba ang nangyayari at ano ang kanyang naranasan? Excuse me, in August 2017, I had a bilateral mastectomy, which means that my breasts were both removed along with all of the breast tissue. And some of the things that we don't realize as women is that our breast tissue actually is not just like in the actual breast, but like all the way up here. So you can see here, I'm very bony. I don't know if you could tell. You can, if I kind of move a certain way, you can kind of see my ribs. All of the tissue in here was also removed. So it can be very painful. But here's the thing. When you go in for your mastectomy, at least for me in my case, what they did was they gave me a nerve blocker so that I wouldn't feel for about 24 hours after the mastectomy. And when they cut you, at least in my case, my scars go horizontal across my breasts. When they cut you, they cut a lot of nerve endings. So the truth of the matter is actually when you have the mastectomy, it's really not, the mastectomy itself is not really all that painful. They manage it obviously with medication right after. And then I would say just a few days after my actual surgery, I was just taking some Advil here and there. There wasn't a ton of pain. The difficulty with the mastectomy comes from moving your arms. So for me, I had expanders put in at the same time as my mastectomy. So they removed all my breast tissue and they put in essentially what are like empty implants with a metal port, and they're very thick implants and they can be filled slowly. They get put under the muscle, the chest muscle, and the pectorals. And so what it's doing is it's stretching the pecs and it's making room for breast implants. Yeah. That's the part of it that makes it a little bit difficult. So what happens... Sa kanya, ang nangyari daw po sa kanya, nilagyan na siya ng implants, no, para merong sasalo pa rin o magkakaroon pa rin siya ng dibdib. Pero yung iba po kasi talagang nagiging flat na ng todo, eh, no? Tapos po, ang maiiwan sa inyo ay hiwa na pa-horizontal, pa-diretso po na hiwa, no? Yun ang maiiwan. Tapos syempre, after nung mastectomy po, after natanggalin ang inyong breast, eh nasusunog pa po ang balat po dahil sa radiation naman at saka sa chemotherapy. So ano ang nangyayari? Ang naiiwan po sa isang babae ay peklat. Peklat po na nagpapakita nung kanyang sugat mula doon sa tinanggal na breast, at naiiwan din po ang itim-itim dahil po sa radiation, no? Nasusunog po ang balat. Ngayon, ang nangyayari po sa ilang kababaihan, sila po ay nadedepress, sila ay parang ang feeling nila may nawala po kasi na-mutilate sila, may natanggal kasi sa kanila pong katawan. So ang feeling po nila ay may mutilation na nangyari, may nawawala na sa kanilang katawan, kaya naapektuhan po ang kanilang mental health. Nagkakaroon sila ng pabago-bagong mood, nagkakaroon depression, anxiety, at nagagalit at hopelessness dahil dun sa pagbabago sa kanilang katawan, at nawawalan sila ng self-esteem o yung paniniwala nila sa kanilang sarili. Ang isip din nila, hindi na sila maganda
O kaya ay baka iwan na sila ng kanilang partner dahil wala na po silang breast. And which is, ganun nga po minsan na nangyayari, no? Dahil may mga kalalakihan din na hindi ma-accept. Yun nangyari po sa kanilang partner na nawalan po ng breast kahit alam niya na may sakit yun. Kaya kinailangan tanggalin ang kanyang dibdib. Nagkakaroon po ng pag-aaway at hiwalayan dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pakinggan po natin si Dr. Svetlana Barreto. Si Dr. Svetlana Barreto po ay isang breast cancer surgeon, no? At pakinggan natin ang kanyang paliwanag kung bakit ang ginagawa po niya talaga ay hindi niya agad tinatanggal ng buo yung breast. Kasi sabi niya, as much as possible, gusto niyang ma-preserve yung breast para magkaroon pa rin ng confidence yung babae tungkol po sa kanyang pagkababae. Kapag nandun pa rin yung dibdib, iba raw po rin ang healing ng isang babae. Mas madali ang kanyang paggaling mula sa sakit, masaya siya, at feeling niya kasi buong-buo pa rin siya. Pero nangyayari lang po yan kung maaga pong nakikita yung bukol po sa breast at maaga rin pong magagamot yan ng inyo pong surgeon. Pakinggan po natin si Dr. Svetlana Barreto. Pasyente. Oo, kapag nakoconserve yung kanilang breast, ano? Ngayon ko nakikita kasi ngayon na yung pumapasok. I started doing this siguro mga 2016. Mm-mm. Nung nakikita ko na ngayon yung mga nagsisimula, malapit na ako magpag-graduate na mga 5 years kong patients. Wow. They are so much happier. They are so much more well-adjusted than my mastectomy patients. So yung mas mga nakakabalik. Oo, mga na-conserve yung breast nila na tinanggal lang talaga yung bukol. Ano naman yung nakita mong chances na hindi na magkakaroon uli ng cancer doon sa breast na pinreserve? Actually, ma'am, pantay lang. Kasi hindi porque tinanggal mo yung, di ba tinanggal mo yung breast, mm-mm, pwede ka magkaroon ng local recurrence doon sa pinagtanggalan. Mm-mm. So, ang ganito lang po kasi siya, no? If you don't remove the whole breast, mm-mm, mandatory ang radiotherapy. Mm-mm. Kumbaga, dahil hindi mo tinanggal lahat, kailangan mag-radiotherapy. Mm-hmm. But, hindi porket tinanggal mo yung buong breast, kunyari, pinili nila yung mastectomy, hindi mm-hmm naman din automatic na hindi ka mag-radiotherapy. Mm-hmm. Depende pa yan kung meron kang kulani sa kilikili o wala. Oh, okay. So, hindi ibang patient, ay, ayoko mag-radiotherapy, tanggalin mo na lang yung buo. Wait, sasabihin ko, wait. Ganun pa rin. Po, may chance pa din. No? May chance pa din. I wish I could show you pictures of my patients na... Ayan. Hindi na natin na titingnan yung mga pictures ni Dr. Svetlana, no? Bilang pagrespeto po dun sa kanyang mga pasyente. Pero mga kaibigan, totoo po yun, no? Ang mastectomy ay maaaring maging dahilan po ng distorted self-image. At masakit din po yan, no? Kasi minsan nagkakaroon ng pamamaga, no? Kasi kinukuha po lahat ng lymph nodes po dyan. So, nawawala na po na nag-flow po doon sa parte na yun ng katawan. So, nagkakaroon ng po swelling po dyan dahil doon sa fluid build-up, makaraan nga po matanggal na yung mga lymph nodes. At dahil po dyan, na iba-iba yung nararamdaman ng babae, pain physically, tapos may pain sa pakiramdam niya sa kanyang yung kung ano, kung paano siya tingnan ng tao, kung paano siya tingnan ng kanyang partner, di ba? So halo-halo po 'yan na nararamdaman ng isang babaeng natatanggalan po ng kanyang breast. So paano po makaka-cope ang isang babae after mastectomy? Unang-una po, kailangan bago po kayo operahan, makipag-usap po kayo mabuti sa inyong doktor, no? Tanungin niyo siya kung talagang kailangan ba natanggalin po ang inyong breast or may pag-asa pa para maisalba ito. Kung talaga kailangan tanggalin ng breast, kailangan makipag-usap din kayo kung gusto niyo ba na magkaroon kayo ng implants o yung magkakaroon kayo ng peking breast para lamang hindi niyo feeling na may nawala po sa inyo. At gayon din, kailangan malaman din ng inyong partner, malaman nyo rin kung ano ang opinion ng inyong partner tungkol po dito. Kasi iba po, pag nakita nilang wala ng breast ang isang breast cancer patient, nagkakaroon po sila ng problema in bed, no? Yung sex drive, nawawala na, diba? At kasi yung physical, no? Nakikita nila, ay wala na.
yung dibdib, no? Eh, medyo yung iba po ay nagkakaroon ng problema. So, kailangan pag-usapan nyo po yan ng partner nyo, maaga pa lamang. And of course, keep a positive attitude, no? Kailangan isipin nyo na kahit nawala po ang inyong breast, ang isipin nyo lang at least natanggal na yung cancerous na area na yon. At hindi ka na magkakasakit, no? Ikaw ay on the way to having a better life and on the way to having a healthy life, no? At kailangan din na ang partner mo ay kasama mo sa pagdedesisyon dito, at hindi lang sa pagdedesisyon, kundi kasama mo siya sa pag-unawa sa kung ano ang iyong dinadanas after the mastectomy. I-consider nyo nga po ang breast reconstruction para at least meron pa rin kayong dibdib, no? At gumawa po ng mga bagay na makakatulong para maging healthy kayo at you will feel good about yourself. It's not about your breast po, it's about your attitude, it's about yung kung ano po yung pananaw nyo sa buhay. Gumawa ka ng mga activities na makakapagpasaya sa'yo. Hindi importante ang iyong suso kung ikaw ay patuloy na nakakapagbigay ng magandang contribution sa iyong community, magandang contribution para sa iyong pamilya. Maging creative, no? Hanapin mo kung ano yung talent mo. Doon ka mag-focus. At para hindi mo maisip kung ano yung nawawala sa'yo. Dahil nadadagdagan. Yung iyong kaalaman, nadadagdagan din ang iyong mga kaibigan. So, doon ka mag-focus, hindi sa nawala, kundi sa kung ano ang nadagdag sa'yo. Yan po ang ating maipapayo sa mga sumailalim po sa mastectomy. Don't feel bad about yourselves. Meron pong bukas, meron pag-asa right after having our breasts removed. Maraming salamat, Dr. Vetlana Barreto ng National Kidney and Transplant Institute. Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala.